maraming salamat ulit sa inyo pong pag-imbita sa akin, no, para po sa pagkakataong ito na maturuan ko po kayong uli ngayon patungkol sa inyong kalusugan, no. So hindi po natin pag-uusapan ang karamdaman today, no. So let's talk about your health, no. How do we make you healthy ngayong ito nga pong panahon ng pandemya. Tulad ng sabi ni Father po, no, this is the time that you implement self-care, no. Alam niyo po, kayo po ang tanging mangangalaga sa inyong pong kalusugan, no. Ang inyong pong kalusugan ay hindi makahanap sa klinika ng inyong mga doktor or sa ospital. Ito po ay makahanap sa inyong pong tahanan, ang inyong kusina, ang kalinga ng inyong kalusugan. So today, tuturuan ko po kayo, no. So tama din sabi ni Father kanina, ang dami pong mga natatakot, nangangamba, nag-aagam-agam dahil hindi nga po natin alam kung anong mangyayari, no. So patandaan nyo, tulad ng last time na nandyan po ako sa inyo, iba po ang aking pananaw patungkol sa ating katawan, no. So hindi po ito pira-pirasong organ, no. Nilikha po tayo ng Panginoon, meron pong sistema na kung saan may nilagay siya, kung saan meron pong mekanismo para po tayo ay proteksyonan, para tayo ay ayusin o i-repair sa kahit anumang karamdaman. Kaya nga po nakaka-recover tayo sa ating mga karamdaman, no. So ito po yung approach na functional medicine, no, kung saan ang ating katawan ay hindi pira-pirasong organ, kundi ang ating katawan ay nagtatrabaho bilang isang connect-connectado at isang interconnected, interrelated, at integrated na sistema. Sa panahon po ng pandemya, ang pinakamahalagang sistema na dapat nyo makilala ay ito pong tinatawag nating defense and repair system. Yan po ang ating immune system, no. So kung hindi nyo pa ho siya kilala, naku, kilalanin nyo po ang lakas at tatag ng inyong immune system. Kasi para ito po ang tanging depensa nyo talaga, no. Kung inaantay nyo yung vaccine, naku, baka matagalan pa po yun, no. So syempre, even if nandyan na po siya, kung kailangan nating alamin muna kung ito ay ligtas ba, no. So ngayon po umaga, yan ang tanong, at ngayong hapon, yan po ang tanong ko sa inyo. Do you know your immune system? No? Kilala niyo po ba siya? Kasi ang dami na po, bidang-bida na yung virus eh. So ayoko nang pag-usapan yung virus. Gusto ko pong pag-usapan yung mekanismo at sistema na nilagay ng ating Panginoon para nga po protectionan tayo. Okay? So yan po yung ating immune system. So yan pong, sa araw na to, 10 tips ang ibibigay ko po sa inyo, no? Bata, matanda, no, may sakit o wala, no, dapat po ninyong palakasin ang inyong immune system. Dahil nga po, yan, napakadami pong dinudulot niyang benepisyo at marami siyang trabaho ang ginagawa para sa ating katawan. Kaya nga po, ang tawag sa kanya, defense and repair system. Okay? So, kilalanin niyo po, kung kayo po ito, most likely ang inyong immune system, dahil alam din natin na ang virus po na ito ay highly infectious, pero ito po ay hindi equally fatal. Okay? So, kung kayo po ito, yung aking nakikita nyo yung sarili nyo dito sa screen na to, then most likely ang inyo pong immune system ay hindi ganun ka-optimal at most likely ito ay vulnerable or ito ay compromised na talaga. Tulad ng sabi ni Gab kanina, we can check, no? We can provide you an immunity health check analysis or assessment para makilala nyo po, malakas nga ba talaga ang aking immune system? Kung gayon, hindi naman ako dapat matakot, no? So tanungin nyo po yan sa inyong sarili, no? Gusto natin mas maging interactive as possible itong webinar na ito, no? So hindi lamang po kaalaman ng inyong makukuha sa araw na ito. I will be trying to explain everything and then si Mabel will be giving example. And si Chef Mike naman will provide us the experience kung paano nyo nga po magagawa ng inyong kusina, ang kalinga ng inyong kalusugan, at kung paano nga, bakit nga ba sinasabing food is indeed medicine. So kung kayo po ay merong mga ganitong kondisyon, no, most likely po ang inyong immune system, no, ay hindi ganun ka-optimal. At most likely baka ito ay kompromiso or you are likely to be vulnerable. So tignan niyo po yung mga kung kayo po ang dinidescribe nitong slides na to, then dapat po ninyong i-check ang inyong immunity health check balance, okay, or status, okay? O kaya kung wala naman po kayo doon, wala pa kayo doon, no, wala kayo ng mga sinabi kong condition kanina, alamin niyo naman din ang risk ninyo
para po kayo ay magkaroon ng poor or weak or compromised or vulnerable immune system. Meron po ba kayo niyan o kayo po ba yan, no? Lalo na doon sa mga kalalakihan, no? Lalo na yung medyo may kalakihan po ang tiyan, no? Dahil sa medyo napapadami ata ang inom, no? So kung masyado pong meron kayo tinatawag nating central obesity, no? Isa po yan, no? So sa dahilan kung bakit nga itong virus na ito ay mas matindi ang tama or epekto lalo na sa mga kalalakihan o kaya dun sa mga tao nga po na meron ng pre-existing chronic and lifestyle-related diseases. So, nakikita naman po yan sa datos eh. Sa datos po ng DOH, 92 to 95% ng mga taong na-infect at proven na tested positive sa COVID-19, karamihan po sa kanila, 95%, ay nakaka-recover naman talaga. Pero yung mga minalas nga po, no, yung mga minalas, yun nga po, na pag-aaralan at nakikita na ang kanilang immune system, there's something in their immune system po kung bakit mas naging matindi ang tama nitong virus sa kanila. At pag-uusapan po natin yan ngayong hapon, matututunan niyo po yan. So kung kayo po ito, lalo po yan, meron po ba kayong mga risk na katulad niyan? So checkin niyo po, no, para malaman niyo, para hindi kayo mabuhay sa takot at pangamba. Kasi kung alam niyo ang estado at lakas ng inyong immune system, then wala po kayong dapat ikabahala po. So yan po, yan po ba kayo, no? So you struggle to get 7 oras. Mamaya malalaman nyo kung bakit importante ang pagtulog sa inyo pong immune system. At hindi lamang yung duration ang mahalaga sa pagtulog, kung hindi pati yung pattern ng inyong pagtulog. Yung epekto po ng negatibong stress, no? Mamaya malalaman nyo din po yan, hindi lahat ng stress ay masama. Meron po tayong tinatawag na positive stress din. And of course, today, talagang tuturuan namin kayo patungkol sa bakit ang pagkain ay medisina, no? So, matagal na po yan. Sa panahon pa ni Hippocrates, sinabi niya, let food be thy medicine, no? So, ngayon, kung gusto nyo talagang ma-enhance ang inyong kalusugan, tulad nga ng sabi ko, you need to look into ano po ba ang kinakain ninyo. Sasabihin ko din mamaya kung bakit, no? Na mahalaga kung ano po ang kalidad, antas ng inyong kinakain. So, ito po ba mga to nakakain ninyo, no? Yung mga yan, lalo na yung mga pagkain na galing sa halaman na nilikha ng ating Panginoon, no? So kung gusto ninyong ma-enhance ang inyong immune system, yan talaga ang goal ninyo, then gawin ninyo na ang sarili ninyong katawan ang maging sarili ninyong PPE, no? Optimize ang sarili ninyo. I-optimize ninyo ang inyong immune system sa pamamagitan ng nutrisyon, ng tamang nutrisyon, ng balancing nutrisyon, para po ang inyong sariling katawan ay maging sarili ninyong PPE, no? Kasi sa ngayon, ang naipahayag talaga nitong pandemya na ito is that, naku po, meron po talaga tayong shortage ng mga healthy Filipinos. Okay? O kaya, ito po ba ang inyong kinakain? Lalo na ngayon, no? Ang dami, talagang marami sa atin nagpapa-deliver na lang ng mga fast food or mga processed food ang ating kinakain, no? Dahil nga, pati nga yung gulay, lalo nung simula ng pandemic, nahirapan, even yung mga nagdadala ng mga nagsusupply sa atin, hindi na madala sa atin, no? Kaya nauwi tayo sa pagkain, no? Nung nag-grocery ako ng mga start ng buwan, eh, kasi ako yung designated na tagalabas, lumalabas sa aming bahay, no? Nakikita ko yung mga gulay punong-puno pa, pero yung mga snacks tsaka yung mga processed food, naku po, ubos, nagkakanda ubusan, no? So, well, dapat niyong malaman ngayong araw na ito na lahat ng kailangan ng inyong immune system makukuha niyo doon sa mga tunay at buhay na pagkain. So, kung gusto niyong ma-harness po ang kakayanan at lakas at tatag at sigla ng inyong immune system, then napakahalaga po ng mga plant-based foods, no? Kaya nga nakakatuwa din na meron nang drive na yung mga narinig niyo na po ba yung term na plantitos at plantitas, no? Yung mga nagtatanim ng kanilang mga gulay, nagkakaroon sila ng mga vertical garden sa kanilang bahay. Because ang halamang pagkain po, ayan, meron siyang kapangyarihan na tinatawag nating phytonutrients, no? Yung phytonutrients po, isa yan sa pinakamatindi at pinakamalakas na kaparaanan para po madepensahan natin ang ating katawan, no? Yan din ang ginagamit kasi ng ating ng mga halaman, no? Para madepensahan nila ang kanilang sarili. So karamihan po sa mga gulay at prutas, no, lalo na yung mga
makukulay at dark colored na gulay at prutas, no? Mayaman sa antas at napakaraming antas ng tinatawag nating phytonutrients. At phytonutrients po ay isang napakahalagang sangkap ng ating pagkain na makakapagpatatag ng inyong immune system, no? Ito po yung mga example, oh. So yan. So yung buckwheat, no? It's a grain po yan, no? Mayaman po yan sa isang klase ng phytonutrient na ginagamit po at mahalaga po para sa regulasyon ng ating immune system, no? Ganun din yung garlic, no? So garlic and onions, aside from allicin, meron po yung antiviral property, no? In fact, may mga pag-aaral po, no, na talagang nakikita sila na nagkakaroon, meron silang inhibitory property against specific viruses, no? So and of course, yung mga cruciferous vegetables, no? Yan po yung mga mabeberde at madadahong gulay, no? Dahil meron po sila yung tinatawag nating phytochemical na sulforaphane, no? Sulforaphane, marami pa, isa lang po yan dun sa sangkap nito. Lalo na po kayo, kung kayo ho ay may high blood at may diabetes, nako, napakaganda niyang mga cruciferous vegetables sa inyo pong blood vessel, no? So malaki pong maitutulong yan para maibalik ang sigla ng inyo pong blood vessel. Lalo na kasi kung napakadami nyo pong iniinom na mga gamot, no? Kung kayo nga po talaga yung mayroong pito-pito, di ba? Sinabi ko po yan before sa inyo, yung pito-pitong doktor, pito-pitong sakit, at pito-pitong droga, no? Alam nyo pa, pag umiinom kayo ng mga drugs na yon para sa high blood, para sa diabetes, lalo pong nauubos yung mga nutrients na mahalaga po sa inyong immune system. A classic example na nga ay ang zinc, no? So yan, tsaa, no? Green tea and black tea, no? Kasi meron sila nung phytonutrient property na tinatawag nating EGCG or epigalacatechin galate, no? So that's a very powerful phytochemical po, no? Meron din po yung pag-aaral mismo dun sa dating iba pang mga coronavirus, yung EGCG, dun po sa MERS virus at saka dun sa naunang SARS virus, nakitaan yan ng ebidensya po na pwede niyang ma-inhibit yung virus, no, na dumami. At pwede niyang ma-inhibit yung virus na dumami at tumagal at kumalat, no? Kaya napapatay niya kaagad. Based po yan dun sa ebidensya na nakita dun sa SARS at saka dun sa MERS virus noong 2013, no? So pareho naman po silang coronavirus. So pareho ng resveratrol, yung mga galing po sa berries at grapes, nakitaan din po yan ng ebidensya na meron silang kakayanan to support and enhance the immune system. At the same time, they have an antiviral property. Okay, so tandaan nyo po yung mga pagkain gamot na yan. Even mushrooms, no? Nako, napakadami pong ginamit din po yan sa experience po sa China, no? So may mga specific na mushrooms. In fact, even sa mga cancer patients right now, na merong, dahil ang cancer ay isang problema din ng immune system, may mga ebidensya po ng napaka powerful na anti-cancer property ng iba't ibang species of mushroom po, no? Of course, avocado, they have what we call it, this yung hydroxymethylburate, no? So this one can also not help on your immune system, but also can support yung epekto po ng chronic stress sa inyong sistema. Dahil at yung epekto ng chronic stress na yun kasi makaka-apekto din po sa inyo pong immune system, no? So and of course, kape, no? But depende sa kape, hindi po yung mga kape na punong-puno na ng gatas at asukal, but yung kape talaga na naglalaman po nung phytonutrients po, no, na at saka yung meron siyang tinatawag nating caffeic acid, no, na talagang very powerful as an antioxidant, no. Yung po kasing antioxidant na nilalaman ng mga pagkaing halaman, yan po ay kailangan ng ating katawan, ng sistema ng ating katawan para proteksyonan po ang ating mga cells. Kasi pag may nakapasok po na invader sa ating katawan, okay, madali po itong mape-penetrate yung mga cells na to kung kulang po tayo sa phytonutrients at sa antioxidant. Okay? So tandaan nyo po yung mga halamang pagkain na yan, ano? Pero tulad ng anumang gamot po, no? Anumang gamot, di ba? Ang mga gamot na iniinom nyo, like antibiotics, meron po siyang dosage.
Ganun din po pagka ginamit ninyo ang pagkain, no? Kailangan po pagka gusto nating palakasin at patatagin ang ating immune system, well, you need to eat at least 5 serving of phytonutrient dense foods each day. Ibig sabihin po, ganito po ang isang serving ng gulay. So 5 ganito. So kung ilalagay niyo po ito sa plato, so ganun dapat kadami ang gulay at makukulay na gulay, buhay na gulay at tunay na gulay ang inyo pong kakainin sa araw-araw para maibigay po ninyo yung yung kailangan ng ating immune system. Okay? So tingnan natin. So let's take a closer look, no, at the quality of what you're eating po mula dun sa point of view ng inyong immune system. So kung gusto niyo kumuha ng papel para mas maging interactive po tayo dito, no? Then sulat niyo po. Write down everything, okay? That goes into your mouth for the past 3 araw po, no? Or at least 3 araw na meron pong 3 araw po na kung saan ano po yung kinain niyo, no? So tingnan natin, no? So tapos sagutin niyo 'tong tanong na to. Sagutin niyo po 'tong tanong na to. Ilang klase ng gulay at prutas ang kinain niyo sa bawat isang araw na 'yon? Okay? So kung maaalala niyo yung kinain niyo noong Webes, Biyernes at ngayong araw na to, o kaya noong Miyerkules, Webes, Biyernes, ilang klase ng gulay at prutas ang kinain niyo? At least 5 po ba meron or fewer than 5? Okay? And then next question, did you eat at least kahit isang manipo or klase ng nuts or seed, no? Like flaxseed, oatmeal, any seeds po, no? Kumain po ba kayo sa loob ng nakalipas na linggo na ito ng isang seed, no? Kasi alam niyo yung mga seeds na yan, mayaman po yan sa mineral, lalong-lalo na yung zinc na tinatawag natin. So at least ba tong linggo na nakalipas, nakakain kayo ng kahit isang klase ng mani or kahit isang klase ng seed po, no? Pangatlong, yes or no lang po yan, no? Third, no? Sa lahat ng kinain nyo, no? Sa loob ng 3 araw, or sa loob ng isang linggo, kung maaalala nyo pa lahat, ilang porsyento po doon ang talagang masasabi nating fresh at hindi ninyo pinroseso, hindi ninyo pinrito, hindi ninyo nilagyan ng kung ano-ano, hindi na siya nilagay sa napakamainit na apoy, kung hindi, buo kinain nyo, like prutas, kinagat nyo po talaga. So sa loob ng 3 araw na ito na nakalipas, mahigit po ba sa 50% ng inyong kinain ay talagang buhay na pagkain? Kung paano po ito nilikha ng ating Panginoon, or karamihan sa kanila ay prosesong pagkain. So be honest po, ah. We are all Christians, so we need to be honest, no? Para makilala nyo po ang inyong immune system. Okay? Papapasukin ko lang po yung iba dito. Parang meron gusto mga pumasok pagab. Pakitingnan nyo. Okay. So next, ano, tingnan natin. So yan po ang challenge ko sa inyo, mga taga Hearts of Jesus Parish po, no? So sagutin niyo po ng totoo yan, no? Magpakatotoo po tayo, no? Dahil kung hindi po tayo makakalabas dito sa pandemic na ito. So the next question is, ilan po dito sa mga kinain niyo sa loob ng 3 araw ay talagang highly processed? Pag sinabi po nating highly processed, alam niyo po kung ano yung mga yon, yung po mga cakes, soft drinks, okay, yung mga nakapakete po, no? So tulad ng sabi ko po, magpakatotoo po tayo, no? So wag po kayong mahiya, wag po kayong matakot, aminin niyo lang po sa sarili ninyo. So sa loob ng 3 araw, gaano kadami ang kinain ninyong processed food na punong-puno ng chemical, no? Dahil lahat po yan ay sisirain at papahinain ang inyong immune system. Okay? Lalong-lalo na ngayon, panglimang tanong po. Did you pay any attention sa inyo pong pagkain on how, kung gaano na po kayo kabusog, no? Before, during, or after each meal. Kayo po ba alam nyo kung alam nyo yung katawan nyo kung gutom na kayo? At kung gutom na kayo, doon lang kayo kakain. Or talagang wala kayong ginawa kundi kumain lang po ng kumain. Kaya nga po may problema kayo sa inyong timbang, no? So, did you pay any attention, no? Doon po sa inyong, kung talagang busog na kayo, titigil na kayo sa inyong pagkain. Pero, o kayo po yung tipo na titigil lang kayo sa inyong pagkain kung parang sasabihin nyo pa, naku, busog na ako, parang mamamatay na ako sa busog, no? Kayo po ba kayo, no? Alam nyo ang mga sikreto ng mga Hapones
kaya mahaba ang kanilang buhay, alam nila yung pakiramdam ng 80% ng pagkabusog. Yan po yung tinatawag nating Hari Hachibu. No? Pag na-reach na nila yung punto na ganon, tumitigil na po sila sa pagkain. So ang sikreto po is, kung gutom kayo, kumain po kayo. Pero pag wala na ang gutom, tigilan nyo na pong kumain. Okay? Huwag nyo na pong hintayin magpakabusog. No? Dahil may epekto po yan sa inyong immune system. Mamaya, malalaman nyo kung bakit. Okay? Pang-anim na tanong, sa loob ng tatlong araw po, na ito, nakalipas, sa isang araw po, gaano kadaming baso ng tubig po na malinis at ligtas ang iniinom nyo sa bawat araw? Kung gusto nyong malaman ang minimum requirement po ninyo, minimum requirement ng tubig po, alamin nyo ang inyong timbang in pounds. Halimbawa, kayo po ay 150 pounds. Okay? Divide nyo po yun sa 2. 150 divided by 2. Okay? Then, divided by 8. Okay? Yung makukuha nyo pong sagot, yun po yung number of water minimum na dapat iniinom nyo sa bawat araw. So, I think ang sagot ata dyan ay 9. Okay? So, dapat sa isang araw, hindi titigil ang isang araw, hindi matatapos ang isang araw na hindi kayo matatapos ng pag-inom ng siyam na basong tubig. Minimum. Okay? So, syempre, pag nag-exercise kayo, mas pinagpawisan kayo, mas mainit ang panahon, mas marami pa dapat than 9. But at least yan dapat alam nyo ang minimum. No? Marami sa inyo hindi po umiinom ng sapat na tubig. No? So, kaya nga yan. No? Ang tanong natin yung iba, what's water? No? Kasi ang iniinom nyo, soft drinks. O kaya mga sugar sweetened beverages, no? So pero tubig po ay mahalaga, no? Kailangan po 'yan ng ating cell. Alam niyo po ba na 60% ng timbang ninyo ng inyong katawan ay gawa sa tubig, no? So kaya napaka basic po ng hydration. Kung gusto niyo maging malusog, inumin niyo at alamin niyo ang minimum na amount ng tubig na kailangan ng inyong katawan. Okay? So next, tip number 5 po. Hindi lamang po pagkain ang mahalaga. Mahalaga din po kung paano kayo kumain at kung gaano kayo kadalas kumain. Isa po ito, I don't know kung sa church po dyan, ina-advocate po ang therapeutic fasting or ang fasting, no? Pero ginagawa natin yan tuwing mahal na araw, right? So, fasting from food, no? So, iba-ibang level, no, ng fasting. Yung iba talagang tubig lang talaga sila. No? But fasting is definitely, it's biblical, no? At marami pong forms niyan na ginagawa po namin, depende po sa estado ng kondisyon ng isang pasyente. Kaya kung balak nyo mag-fasting, dapat alamin nyo muna sa inyong doktor kung ligtas po ito. Kasi ang fasting po, no, mahalaga po yan, no? So, tulad ng sabi ko, ang ating katawan po ay parang makina. No? Tulad ng isang kotse, kung ihaharurot nyo palagi, no? Idadaan nyo pa sa luba, no? Ay talagang ano po, masisira. Ganon din po ang ating katawan. So mahalaga po ang fasting. So tatanungin ko ngayon ang tanong kayo. Ngayon, so may tanong po tayo, no? So mamaya, alamin ko sa inyo kung yung oras ng pagkain at oras ng hindi pagkain, mahalaga po yun. So dapat at least na i-space out nyo po na meron kayong tinatawag nating time-restricted feeding. No, mamaya malalaman nyo kung bakit hindi kayo dapat kumakain late at night, no? Lalo na doon sa mga mahilig kumain late at night, malalaman nyo kung anong masamang epekto noon, hindi lamang po sa inyong immune system kundi sa buong sistema ng inyong katawan. Okay? So aside from pagkain, kalidad ng pagkain, at the same time yung spacing ng pagkain or yung dalas, dami ng pagkain, no? Mahalaga din sa inyong immune system ang kalidad ng inyong pagtulog, no? So alamin natin 'yan kung bakit, no? Bakit? Kasi ito na po 'yan. Meron po tayong tinatawag na circadian clock. Ang ating pong katawan, meron po tayong master clock. Nandun po 'yan sa inyong utak, no? Yan po yung tinatawag nating suprachiasmatic nucleus. Yung parte ng utak po natin na 'yan, alam niya kung araw or gabi. Okay, so yung disenyo po ng katawan natin, yung biological design nito ay nakakonektado po sa ating ecological design, no? Sa ating ecological system. Okay, kaya nga meron tayong tinatawag na circadian pattern. Alam ng ating katawan kung gabi at alam ng ating katawan kung araw. At meron siya mga pagbabagong ginagawa
depende kung araw or gabi. Kaya makikita nyo dyan, no? Pagdating ng mga bandang alas 7 ng gabi, nagsisimula nang mag-release siya ng melatonin. Kaya nga pag bandang mga alas 9 ng gabi, yan, ito po pala sa taas. Kaya inaantok na tayo. So pagka ganun na, aantukin na tayo, dapat matulog na po tayo ng at least bago mag alas 11 ng gabi. Kasi po, no, nakikita nyo dapat by 2 o'clock, maabot na natin ang pinakamalalim na tulog natin, no? So kung natutulog po tayo by 11 o'clock, yan, makikita nyo dito na pagdating ng alas 2 ng madaling araw po, no, makikita ninyo, lahat ng sistema ng ating katawan, lalong-lalo na ang inyong immune system, nagre-regenerate na po siya, no? Naglilinis sila. Except ang hindi lang natutulog sa ating mga parte ng katawan natin ay ang ating atay at ang ating balat. Kasi sila po ang tagatanggal ng basura. Okay? So ganito po mag-function ng ating katawan. Hindi natin po ito mababago. Kung paano po tayo nilikha ng ating Panginoon, ito pa rin po siya. Pero pag inalter ninyo ang inyong lifestyle, nako, asahan po ninyo, maaapektuhan po ninyo kung paano mag-function itong sistema na ito. No? Yung sistema na yan, kung tayo po ay natutulog ng alas 11 ng gabi at tayo gumigising ng alas 6 ng umaga, lahat po ng bagay na ito, itong mga bagay na ito, yan, yung hormones, lahat po itong mga nandito, yan yung tinatawag natin, ito yung mga cells ng ating immune system po. Ito, totoo, nandito sa bandang, ito yung white blood cell count, yan. White blood cell count, lahat ng lymphocytes, yan po yung mga army of cells na kailangan ng ating immune system para kung may makapasok na invaders sa ating katawan, kahit virus pa ito, kahit bacteria pa ito, kaya nating labanan. So kung napoproduce nyo po yan sa inyong katawan dahil nakakakuha kayo ng sapat na pagtulog, then wala po kayong dapat ikatakot. No? Pero tingnan ninyo, magpuyat po kayo ng ilang araw. No? So, gusto nyo gumawa kayo ng eksperimento, magpuyat kayo ng ilang araw. Tingnan nyo, after ilang araw, ang katapat po nun, magkakasipon na po kayo. Okay? So, kasi nga po, tulad ng sabi ko, sa medisina po, meron kaming pinag-aralan, we call it chronobiology. No? This is what we call circadian medicine. Medyo wala pang masyadong alam ang mga doctors for diseases about this. I'm not sure how much they know about it. But circadian medicine, importante po na hindi lamang yung inyong kinakain, but also kung kailan nyo po ito kinakain. That's why hindi kayo dapat kumain ng masyadong late at night. Kasi nakita nyo dito, oh, pagdating ng alas 9 po ng gabi, nakita nyo po ba ito? Natutulog na po at nagpapahinga na po ang ating sikmura. No? Ang ating sikmura ay nagpapahinga din. No? So pagdating ng alas 9 ng gabi. Kaya kung kayo po ay kakain ng masyadong madami sa gabi, no? Hindi na po yan madadigest. At yan po ay itatago na lamang bilang isang taba, no? Which lalo po magpapasama sa sistema ng inyong katawan. Okay? Kaya nga sabi natin, it's not only what you eat, but also when you eat it. Okay? So dapat meron po tayong time-restricted feeding. But between 9 a.m. to, well, kung masyadong maaga yan sa inyo, at least up to 8 p.m. po. Pero dapat nothing beyond 9 p.m. na po. No? O kaya, isa ding mahalaga, malalaman nyo mamaya yung kahalagahan po ng ehersisyo, no? Or paggalaw. At isa pang mahalaga na makakaapekto po sa inyong sleep, nako, yung mga paggamit ninyo ng inyong gadgets, no? Yung mga gadgets po. Kasi tumatama po yan sa ating mata. Yung sinabi ko kanina na biological clock, yung parte ng ating utak na suprachiasmatic nucleus, yan po ay konektado sa ating mata. Kaya pag natatamaan ng ating mata ng masyadong maliwanag na ilaw, nalilito po yung inyong master clock. No, nalilito siya. Kaya kahit gusto nyo nang matulog ngayon, hindi na po kayo makatulog kasi akala ng inyong master clock ay araw na dahil masyado pong natamaan yung inyong master clock. So tulad ng sabi ko, to simplify it po, time is embedded in our genes. Tulad ng sabi ko, alam po ng ating katawan kung araw at alam niya kung gabi. No? Ganyan po tayo dinisenyo ng ating Panginoon. Kaya nga, when you eat late, then you gain some weight. When you sleep late, you also gain some weight. Okay? So, tandaan niyo po yan. Okay? Ito, narinig niyo na po ba ito sa news? No? Nako, ito yung nananakot sa media, yung cytokine storm. No? So, yan yung
dahilan bakit nga po namatay yung maraming tao sa coronavirus, no? Kasi hindi naman yung virus ang pumatay sa kanila. Ang pumatay sa kanila ay kung ano ang ginawa ng virus doon sa kanilang immune system. Kasi mahalaga po na ang ating immune system ay hindi lamang malakas at matatag. Mahalaga din po na ito dapat ay matalino, no? Diba sabi ko ang ating immune system po parang military natin yan, eh. Yan ang ating taga-depensa. Diba ang ating militar, meron silang intelligence unit po, no? Kaya nga sila nananalo against mga terrorists, no? Meron silang intelligence unit. Ngayon, ang ating immune system po, kung ito ay malakas, at the same time, ito po ay may internal regulation, no? Siya pa ay may internal regulation. Alam niya kung sino ang kaaway, alam niya kung sino ang virus, at alam niya kung ano ang cell natin. Pero itong virus na ito, naapektuhan niya yon, no? Na kahit sariling cell ng ating katawan, during the time ng cytokine storm nga po, dahil walang regulasyon ng inyong immune system, dahil ito ay kulang sa kanyang sustansya, then pwede po kayong maapektuhan nga ng gusto nitong virus na ito kasi pwede niya ng ating immune system. Nagkaroon po ng mismong ating immune system ang sumisira sa ating katawan. Okay? So, ngayon, bakit at paano ninyo maibabalik po yung regulatory ability ng inyong immune system? Hindi lang yung kanyang lakas. Halaga din po, ha? Siya ay regulated ang kanyang response. Kung dapat lang siya makipag-away, kung may virus, makipag-away siya, pero pag napatay niya na ang virus, dapat itigil niya na yung pakikipag-away niya. So, paano niyo ma-regulate at maibabalik? Ito nga po yung value ng proper eating time, no? So, sagutin niyo po itong tanong na to. How long is your eating window each day, no? So, sa loob po ba ng 16 na oras kumakain kayo o below 12 hours doon lang po kayo kumakain, or even hanggang isang oras or 30 minutes bago pa kayo humiga eh kumakain pa rin po kayo? Naku po, that is going to be a big challenge to your immune system, no? So pagka ganun po ang inyong eating habits, no? Another question po, how long before bedtime is your last food intake, no, na pumupunta sa inyong bibig, no? Ay, ilang oras bago kayo humiga sa inyong kama na naglalagay kayo ng pagkain sa inyong bibig? Is it over 3 hours or tulad ng sabi ko 30 minutes bago matulog kumakain pa rin? Naku po, that is going to be a challenge to your immune system. It will affect not only its strength, but at the same time, it might even affect its internal regulation. Okay, so then, sa bawat araw po ng inyong how many hours between, let's say, yun nga, huling kain po ninyo ngayong araw, let's say, is alas 8 ng gabi. So anong oras po kayo unang kakain ulit kinabukasan? No? Is it at least 12 hours apart or less than 12 hours? Kasi kung kakain kayo ng alas 10 ng gabi, tapos pag gising nyo ng alas 5, kakain ulit kayo, nako, that is going to be a challenge to your immune system po. It will impact on the characteristic of a strong and healthy and internally regulated immune system. So kung masyadong maikli po yung pagitan ng oras between today at kinabukasan na ang ikli-ikli lang, natulog lang kayo ng ilang oras, tapos afterwards kain na naman po kayo. Nako, that is going to be a big challenge po sa inyong immune system. Okay? Second question. Each day, ilang meals po kasama na ang snacks ang inyong kinakain? No? Mahigit po ba sa 3, 4, or baka 8 pa, no? Na kada every 2 hours kumakain po kayo. Nguya ng nguya, parang daga, no? So, kung kayo po ay ganon, kasi kung tama po ang inyong kinain at ito'y punong-puno ng sustansya, alam nyo po, hindi kayo dapat magutom ng at least 4 or 6 na oras. Pwede nyong subukan yan. Kumain po kayo ng avocado pag gising nyo sa umaga. Isang buong avocado. Wala pong asukal, walang gatas. Kailin nyo lang yung avocado. Tingnan nyo at orasan nyo kung anong oras kayo magugutom. Dahil ang avocado ay napakayaman sa sustansya, orasan ninyo kung anong oras po kayo huling magugutom. Medyo mahaba-haba. Okay? Then pangatlong tanong, when's the last time na kayo po ay
dumaan ang isang araw na talaga kayo po ay nag-fasting, no? O hindi kayo kumain. Ginagawa niyo po ba ito during mahal na araw na talagang kayo po ay nagpa-fasting, no? At least like isang buong araw or at least close to one whole day na hindi po kayo kumakain or at least man lang kayo ay nag-go one meal a day lang as part of your fasting. Kailan po 'yon, no? Maalala niyo pa po ba, no? Maalala niyo po ba yung inyong yung huling oras na kayo po ay years ago, like last year lang po ba or years ago pa or never niyo pang nagawa sa tasan ng inyong buhay, no? So never niyo pa kayong nakapag-fasting, walang araw na ginawa ng Panginoon na hindi po kayo kumakain. Okay? Pagka ganun po, tulad ng sabi ko, ang fasting po ay therapeutic. Kaya maaari nyo rin gamitin yan. Pero kailangan lang may guidance po kayo ng inyong doktor. Okay? So next, aside from timing ng inyong pagkain, mahalaga din po na challenge sa inyong nga pong immune system ay ang inyong pagtulog. No? So tingnan natin, sa loob ng mga ilang araw po ngayon na nakalipas, the past 3 days, ilang oras po ang masasabi nyo kayo ay nagkaroon ng good sleep. No? Na ilang oras po yun? 7 to 8 hours, hindi po totoo yun. Ha? Na kung kayo ay matanda na, dapat okay na yung 5 hours or 4 hours, hindi po yun totoo. No? Dapat pa rin 7 to 8 hours ang inyong pagtulog. Okay? So, then, second question, is your sleeping area, ang inyong tinutulugan po, ito po ba'y madilim na madilim? Ito po ba'y tama lang ang lamig at init at tahimik? Kasi kung ganun, makaka-apekto po yan sa lalim at antas ng lalim ng inyong pagtulog. Di ba, pinakita ko kanina na dapat by 2 o'clock, nandun na tayo sa antas ng napakalalim ng ating tulog dahil doon na po nag-clean up ang ating immune system, no? At ang ating buong system. So, alamin nyo ang inyong tinatawag naming sleep hygiene environment, no? Madilim po ba siya, tahimik, at tamang-tama lang ang temperatura. Okay? Next, okay. Gano po katagal bago kayo matulog, no? Na binibitawan ninyo ang inyong cellphone at ang inyong gadget, no? 3 to 4 hours or ang inyong cellphone ng inyong pampatulog. Nako po, no? Sabi ko sa inyo, yan po ay makakaapekto sa inyong circadian clock, no? At yan ang dahilan kaya nga tayo meron pong epidemic of mental health sa ating mga kabataan. Di po ba? So, na bigla na lang dumami after the introduction of the cell phone in 2007. No? And in 2011, we started seeing differences in their behavior. No? Because electromagnetic field na nanggagaling po sa inyong mga electronic gadget, kung masyado pong mataas yan, sisirain po niyan yung bahagi ng inyong cell na tinatawag nating mitochondria. Kung naalala nyo pa yung inyong basic science nung bata po kayo, mitochondria is the powerhouse of the cell. Ang ibig sabihin po niyan, yan po yung baterya ng ating katawan. Nasisira po yan kung masyado nating ine-expose ang ating katawan sa electromagnetic field galing sa inyong mga gadget. Okay? So, kaya nga yung pang-apat na tanong, do you leave your active devices in your sleeping area? Lalo na yung may mga router sa bahay, no? Yung bubang inyong kwarto, nakakapasok po doon yung router ninyo. Naku po, kung ako sa inyo, dadivert ko po yun kasi maaapektuhan po noon ang kalidad at antas ng inyong pagtulog. Okay? O, tip number 7, malapit na po tayo matapos. Okay? Exercise naman. Okay? Exercise. Okay? Sinabi na natin, pagkain, stress, and then ngayon, pagkain, sleeping time, no, timing of food, no, and then of course exercise, no. Dapat po tayo gumalaw-galaw kung ayaw nating pumanaw. Okay? So tayo gumalaw-galaw, okay? So importante po 'yan. Hindi ko sinabing mag-gym kayo dahil sarado ang mga gym, pero marami pong mobility exercises na pwede kayong magawa sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Okay? At dapat ito'y 'yan ang benefit niyan. Papalakasin ng inyong resistensya ng inyong puso at baga, papatibayin ang inyong buto at mga muscles at i-enhance ang inyong flexibility po no matter how old you are, no? So ako meron akong ginagawa sa aking mga pasyente, yung mga 90 years old kong pasyente, pinapasubject ko sila sa senior fitness test. Okay? So checkin natin ulit, kayo po ba ay gumagalaw, no? So sa nakalipas na isang na tatlong araw, did you exert any effort enough to break a sweat for at least 20 minutes?
per day. Ginagawa niyo po ba yan? Yes or no? Magpakatotoo po tayo. Okay? So and then, did you do any kind of stretching sa ngayon? O sa ngayon, like si Sir Hill, buong araw na siyang nakaupo. No? So, kayo po ba ay nag-stretching man lang ng inyong likuran, ng inyong legs? Sabi nga nila sa isang pag-aaral, sitting is next to smoking. Lalo na ngayon, napakarami sa atin na work from home. Kaya ako, meron akong working standing desk. No? So, work standing desk. Nakatayo ako. No? So, then pangatlong tanong, when was the last time the longest you spent sitting down at a time each day? Is it less than 30 minutes or more than 30 minutes? No? So, dapat po, tumayo-tayo kayo. No? Kahit nanonood kayo ng TV, huwag nyo nang gamitin ang remote control. Bumangon kayo para ilipat ninyo yung channel. No? Kasi yan nga po, mga sedentaryong pamumuhay will pose a challenge and an impact on your immune system. Okay? So, then next, yung stress. Okay? Let's go to stress. Punta na tayo sa stress. So, yung stress po, no? Hindi lang naman lahat ng stress ay masama. In fact, ang stress po ang ilagay ng ating Panginoon para tayo i-proteksyonan, no? Pero merong positive stress, merong negative stress. The key po here is balance. Okay? So the last tatlong araw, tanungin nyo ulit ang sarili ninyo. Name at least tatlong negative na stressors na na-experience ninyo na konektado sa inyong pamumuhay, sa inyong bahay, sa inyong trabaho, sa inyong kalusugan, or sa inyong pakikitungo sa kapwa. Meron po ba? May nakaaway po ba kayo ngayong linggo na to? Na hanggang ngayon ay kaaway nyo pa rin. No? Isipin nyo yun. No? That's a negative stress po. But at the same time, you can also have positive stress po. No? So can you name at least three positive stress challenges that you've experienced? Like, meron po ba kayong mga bagay na ginawang bago ngayon? No? Na talagang masasabi ninyong nagpapasaya sa inyo o nagbigay sa inyo ng positibong enerhiya. No? So, meron po bang ganon? So, kasi pagka ganyan, ibig sabihin, that's a good stress. No? Then, the goal na lang is to make sure that balance po. No? Balance yung inyong stress po. Hindi puro negative. Kaya nga tanungin yung sarili nyo. How would you say your overall balance now between negative and positive stress? Is it weighing towards positive or is it weighing more towards the negative? No? Lalo na nga, talagang understandable ngayon dahil mahigit 6 na buwan na po tayong naka-lockdown. No? And then, ng pang-apat, have you ever tried deep breathing or some practice at the moment, especially when you really feel stressful, like meditation, prayer, no? Prayer, or at least having a conversation or doing something that is you're passionate about, no? Like gardening, those things. Have you ever tried doing those things po? No? So kung hindi, nako, yung chronic stress na negative, makakasama po yan sa inyong kalusugan, lalong-lalo na sa inyong immune system. Kasi alam nyo po, pag kayo ay puro negative stress, negative thoughts, ini-stimulate nyo po masyado yung tinatawag nating primitive part ng ating utak. Yun po yung tinatawag nating amygdala. So yung amygdala po, pag masyado nyo ini-stimulate yun, kayo po ay nagiging impulsive. No? Kaya kita nyo yung mga masyadong babad sa social media, nakikipag-away, no? Dahil puro negative emotions. Kasi sa ngayon po, hindi lang tayo may epidemic or pandemic, meron po tayong infodemic of information. Madami nagmamarunong po, no? Kala mo mga doktor, kung magbigay ng payo, no? May infodemic po tayo. At karamihan dun sa mga news na yon, negative po. Kaya nga maraming tao ngayon, may anxiety, may panic attacks, may worries, no? Gutom na nga yung tiyan, okay? Takot pa. Di lalo pong makaka-apekto yon sa inyong kalusugan, lalong-lalo na sa inyong immune system. So, panglimang tanong, can you think at least of two things that you can do in the near future to improve your overall negative and positive stress balance? So, para matulungan nyo po. Kung ang sagot nyo sa question number 3 ay weighing towards the negative, then gawan nyo po ng paraan. Okay? Ngayon, second to the last tip po. No? If you want to enhance your immune system, okay, then you need to take care of your gut health. Sinabi ko na po to sa inyo noon, nung nagpunta ako dyan sa inyo, that 70 to 80% of our immune system po
ay nasa inyong tiyan, no? In particular na, nandun po sa inyong small intestines. Yung maliit na bitukan nyo po kasi, yan po ang tagakuha ng lahat ng sustansya at nutrients na kinagaling po sa inyong pagkain. Pag lumabas na yung kinain nyo sa sikmura, pupunta po yan sa inyong small intestines. At yung small intestines na yan, hindi lamang po yan pangkuha natin ng mga sustansya na kailangan ng sistema ng ating katawan. Nandyan din po yung inyong 70 to 80% of your immune system. Kaya mahalaga po na yan ay epektibo sa pagsipsip po ng kanilang nutrients. No? Kaya pwedeng nasisira po yan. Pagka nasira po yan, kaya tayo nagtatae, nagdadiarrhea, ibig sabihin may sumira, no? May nakapasok na mikrobyo na sinira yung wall ng ating small intestines. At pag nasira yon, maaapektuhan yung kakayanan nila para kuhain lahat ng nutrients. At not only that, pag nasira yung bakod ng inyong small intestines, no, maaari pong makaapekto yan ng kabuuan sa inyong kalusugan. No? At ang pagkasira ng bakod ng ating small intestines, dahilan po yan sa maraming bagay. Ito pong mga nasa gilid yan. No? No? So pag yan po lahat ay nangyayari sa inyo, then nasa kompromiso po ang 70 to 80% of your body's immune system. Kaya, ayan, ito po, nasa loob na tayo ng bituka. Ayan po, alam nyo yung parang mga hotdog na yan, yan po ay mga mikrobyo. Yan po yung tinatawag nating microbiome. No? Yan po ngayon ang mga pinag-aaralan ng mga scientist na kung ano ang dinudulot niyang kabutihan sa ating katawan. So yung mga microbiome na yan po, mas mahalaga po yan kung masyadong madami at saka iba-ibang klase. No? Ang microbiome po ay mahalaga sa ating kalusugan. No? So in fact, kung tayo po ay gawa sa trillions of cells, sa loob ng ating katawan, lalong-lalong na po sa inyong bituka, nandun po ang trillions of microbio din. No? Nandun din yan sa inyong bibig, sa inyong ilong, sa inyong balat, no? Sa inyong urinary tract, sa inyong baga. No? Meron din po tayong mga microbio doon na tumutulong sa atin at sa ating immune system para po tayo ay proteksyonan at alagaan. Okay? Yung mga microbio na yan, pagka pinatay po ninyo, dahil sa dami ng antibiotics na iniinom ninyo, yan po ang magiging dahilan kung bakit ang inyong immune system ay manghihina. Pag nanghina po ang inyong immune system, lalong-lalo na yung innate immune system. No? So yung innate immune system po, yan po yung first responder ng ating katawan. No? Sila po yung unang dumidepensa sa atin. Pagka nakapasok yung coronavirus sa inyong ilong, yan po yung unang ma-activate yung innate immune system. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, pag malusog po ang inyong immune system, dapat ma-detect niya kung may makakapasok. At pag na-detect niya yon, dapat ma-depensahan niya tayo. At the same time, mahalaga din po na ang inyong immune system, kung ito ay malusog, dapat may internal regulation. No? Pag tapos na ang laban, hindi na siya dapat manira pa o makipag-away. Pero yung mga nagsa-cytokine storm nga po, yun ang problema sa kanila. Walang modulation yung kanilang immune system. Kaya ito po yung ituturo natin sa inyo ngayong araw, paano nyo at saan nyo makukuha yung mga immune system modulating properties na makukuha ninyo sa mga pagkain. No? Kasi di ba, ito yan, yan yung nananakot sa inyo, yung virus na yan. No? Pero yung virus po na yan, kayang-kaya pong labanan yan ng ating immune system, no? Lalo na ng ating innate immune system kung ito ay malakas, no? Kasi pag na-activate po yan, nakapasok yung virus na yan, dito po siya pupunta. Ito pong tinatawag nating NF kappa B or nuclear factor kappa beta. Okay? Kumbaga ho sa ano, yan po yung main switch ng inyong bahay. Di ba pa? So pag nakapasok ang magnanakaw sa inyong bahay at dumiretso dun sa main switch ng inyong bahay at isi-switch niya yung main switch ninyo, edi wala pong power ang inyong bahay. No? Then madilim na madilim. Then mas madali siyang makakapagnakaw. Ganun po yung ginagawa nitong virus na to. Inaatake niya kaagad yan, yung nuclear factor kappa beta. No? So parang switch po yan. Pero marami pong pagkain, no, na pwedeng ma-inhibit yung switch na yan. Ayan na po, nasa listahan na sa inyo.
Resveratrol, saan ba galing yan? Sa ubas, no? Curcumin, galing sa turmeric, green tea, naglalaman nga ng EGCG. Vitamin C, lahat ng citrus fruits, no? Sulforaphane, galing po yan sa broccoli, sa spinach, no? Lahat po yan, pwedeng matulungan itong switch na ito na inaatake po ng virus pag nakapasok sa inyong katawan. In fact, nakitaan po ng ebidensya itong apat na ito. Curcumin, lima pala, quercetin, melatonin, EGCG galing sa green tea, resveratrol, pwede nilang i-inhibit yung kaparaanan na ginagamit ng virus para dumami siya. No? Pwede niyang i-inhibit po. No? Pagka marami po kayo nitong mga phytonutrients na ito. Yung melatonin, paano nyo napoproduce ang melatonin? Sa inyo pong pagtulog. Kaya nga pagkakulang kayo sa tulog, then kulang din po kayo ng melatonin. Okay? So may isa pang switch sa ating katawan po, no? Yung tinatawag nating NRF2, no? Another switch 'yan. Pero kung yung NF kappa B ay masamang switch, ito po ay mabuting switch, no? Ito naman pag na-turn on niyo po ito, no? Dahil nga sa dami ng mga makukulay at buhay na gulay na inyong kinakain, pag na-turn on niyo po ito, poproteksyonan po nito ang inyong mga cells para hindi sila agad-agad ma-infect ng virus. Kaya nga, mayaman siya sa antioxidants na tinatawag natin. So, pag na-turn on po yung switch na yan dahil sa mga kinakain ninyong gulay at prutas, no, na naglalaman ng mga bitamina na katulad nito, na kailangan ng inyong immune system, then mapoproteksyonan po ang inyong mga cells. At pag naproteksyonan po yon, kayang-kaya pong makarecover ng inyong immune system laban po dito sa virus na ito. Yan po yung mga mahalagang nutrients. That's my tip number 10, the last, no? Vitamin A and vitamin D. Pero tulad ng sabi ko kanina, tulad ng mga gamot, importante po na may dosage din po sila. Okay? Vitamin E, omega-3 fatty acids, galing po yan sa mga fatty fish, sa mga flaxseed, sa mga grains, no? Doon po yan nagagaling. And then vitamin C. So, huwag po kayong maniwala doon sa mga nag-a-advocate lang ng high-dose vitamin C. Mahalaga ang vitamin C. It is a very potent antioxidant. No? Pero hindi lamang po yan ang kailangan ng ating immune system. Madami pong kailangan ng ating immune system. Kaya nga, para makuha nyo lahat ng mga ito, makukuha nyo po yan lahat sa pagkain. At yan po ang ituturo sa inyo ni Miss Mabel. No? So ngayon, mamaya, sagutin nyo po itong mga tanong na to. O kung gusto nyo ipadala sa amin, papadala namin kayo nung link, no, para masagot nyo yung questionnaire para makilala ninyo ang inyong immune system. Kung talaga bang ang inyong immune system ay vulnerable, optimal, or kompromiso na po talaga. No? Kung kompromiso na, ay huwag po muna kayong kumalat-kalat dyan. Magstay kayo sa inyong bahay. No? Dahil po, delikado po yon. So, yan po ang aking last slide. So, I will end up with the word of God. No? True wisdom and real power belong to God. From Him, we learn how to live and also what to live for. That's from Job chapter 12, verse 13. So, tandaan nyo po, mga parishioners ng Sacred Heart. No? How should we live? No? Balance. Be is build our life around Christ. No? Make Him the center of your life. Second, let's accept our humanity. No? That tao lang po tayo. We have limitations. Kaya nga po, itong virus na to, tinuruan tayo about consumerism. No? So, pinatigil niya ang lahat ng kumpanya, lahat ng materialismo sa buong mundo. Right? Then, second, limit our labor, no? Huwag po tayong masyadong overworked and underpaid, no? So dapat kahit ang ating Panginoon po ay nagpahinga. Kasi nga kung kayo po ay sobrang stress, makaka-apekto po 'yan sa inyong immune system. Second, adjust our values. Kung kayo po ay stress sa inyong trabaho, ibig sabihin mas pinahahalagahan niyo po, mas binavalue niyo yung inyong trabaho kaysa sa inyong kalusugan. Okay? So, wala pa ho akong narinig na tao sa pagiging doktor ko na in his deathbed, nagsabi na, I wish I would have spent more time in the office. No, wala pa akong narinig na ganung tao. No? Although, guilty din po ako dyan. No? So, but, as I've said, your work is not your worth. No? So, wag po natin gawing Diyos ang ating mga ang mga bagay na hindi po magtatagal. No? So, next,
balance, letter N, stands for nourish our inner life. Ano po ba yung passionate kayo? So yung bagay na nagpapasaya sa inyo mula sa loob, no? At yung bagay na yun sana ay makakabuti at makakapagbigay ng kabutihan sa maraming tao. Hindi lamang para sa inyong sarili. If you have passion for those things na nakakatulong sa maraming tao, then nourish that, no? As do things aside from the work that you do po. Then second, of course, as I've said, commit our daily schedule to God, no? So we'll never go wrong if we commit everything to Him. And then last, letter E, enjoy the moment po. Each day has enough worries of its own. Then just live a balanced life. And then you can protect and defend your immune system. And it will defend you po. And we have nothing to fear po. Wala po tayong dapat ikatakot. Maraming salamat po.